Nanghihina na ba yung katawan nyo? Kailangan nyo ng calcium sa inyong katawan? May solusyon tayo dyan. Just listen, watch, and subscribe to this YouTube channel. Hello! Magandang hapon! Kumusta po kayo, follower, subscriber? So, pasensya na kayo at ngayon lang ako makakapag-upload ng cooking tutorial video. So, ngayong hapon gagawa tayo ng ulam natin panghapunan at possible kung hindi maubos, baon natin para balik tayo bukas sa trabaho. So, samahan niyo ako kung ano ang lulutuin ko ngayon. Okay, let's go! Okay, by the way guys, bago tayo mag-umpisa, ako po ay humihiling ng konting tulong sa inyo to subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, like and share para makabigay din tayo ng konting tulong o konting aral sa mga mahilig sa kusina. Okay? So mag-uumpisa na tayo. So ang lulutuin natin ngayon is a mussel or sa tawag sa Tagalog is tahong or ano bang tawag nito sa kanila? Tahong or whatever kung anong tawag sa kanila nito. So ito, bumili ako ng mussel. Yan, i-up muna natin yung kala natin kasi sobrang init na. Yan. Tapos sinaluan natin ng BB clams. Ito, ito siya. Hahaluan natin. So ito ang pinaka-main ingredients natin. So hindi mainit na yung matika natin. So mag-umpisa na tayo. Wow! So, kalapit niya. So meron akong onion leaves. Siling green pero manghang ito siya. Tinanggalan ko ng balat kasi yung... Tapos ito, onion of course. Ginger. Garlic. At saka meron tayong lemongrass. And then... tomato, chinap ko na para ano, kakaiba naman para itong gagamitin natin at makita nyo kung paano ako gumawa ng o paano ako gumawa ng magluto. How to cook the mussel or tahong. Okay? Alright. So, start. Of course, laging inuuna natin. Bahala na kayo. Either garlic or onion. Yeah. Sabay-sabay na natin garlic and onion. Sabay na natin yung ginger. Ayan. So, onion leeks. At saka itong chili. So, ipahuli natin yan. Okay? Sa pagluluto mga guys, kailangan medyo, ano ka, medyo... may love of passion ka sa pagluluto. Kasi kung wala kang love of passion in cooking, so, posibleng hindi masarap yung lulutuin niya. So, must be, everyone must be love in cooking para sumarap siya. To become yummy. Yummy, yummy, yummy. So, antayin lang natin to make it golden brown and then lagay na natin yung ibang sangkap. Okay? So, it's a little bit golden brown already. I put this one. And lemongrass. But lemongrass is optional only. Our tomato. Chinap ko na ng maliliit. So, ginawa kong dice yung pagkachap. So, i-steam muna natin siya na hanggang sa maluto to make it sure na ang tomato siya is ano siya, lusaw na, masarap na. Nag-watery na ang tomato. Okay? So, yung tomato to become a liquid. Ika nga, sabi nila. Yan ah. So, yan yung malapit na. Hmm.
Okay. Okay. So, almost done. So, next stage, itong BB clamps natin. Yan. Ang pinaka-purpose talaga mga guys, itong BB clamps nito. Parang sauce lang siya. Kasi maliliit masyado ito. Ang pinaka-main ingredients natin, yung clams natin. Yung, yung mussel. Yung tahong. Ito nga. Okay? So, antay natin na kumulo. It boiled. And then, i-add natin yung some ingredients. Okay? So, titingnan natin ngayon, guys. So, tinakpan natin kanina. So, by the way, always remember, pag nagbukas kayo ng takip, kailangan papunta roon ang bukas, hindi papunta rito to avoid na matalsikan tayo, kaya masunog tayo. Kung maalala nyo sa mga bagong video ko, so nandoon. So, pag ganun, yan, papunta roon. Okay? So, pa konting ingay, paanda rin natin yung exhaust natin. Okay? Yeah, kung mapapansin niyo mga guys, yung BB clams natin halos parang natunaw siya. So, yun ang pinaka-purpose, parang sauce lang siya. So, ito, ang time na to, ito na ilalagay na natin yung clams natin, okay? Tahong, mussel, I mean. So, i-additional natin yung oyster sauce natin. Ito ang magpapalasa, but lagyan natin ng kaunting tubig. So, put a little bit of water para ma-dissolve siya. Okay. Ganyan lang kasimple ang pagluto ng tahong mga guys. Tahong ni Carla. Add a little bit of black pepper. Okay. So, titest natin ang sauce. Kung ano ka sarap ang sauce. Hopefully, masarap. Itabi ko lang. So, ilagay na natin to mga guys. At saka ang onion leeks. Lagyan natin ng rice wine, cooking rice wine, pero this is optional only. So, bakit ko lalagyan? Kasi to avoid na ma-spoolage kagad yung pagkain natin kasi may tomato siya. So, yun ang tendency. Ma-spoolage siya kung, madali siyang ma-spoolage kung may kamatis ang pagkain. So, lalagyan natin ng rice wine. Pero kung wala kayong rice wine, you can put like ordinary sugar, vinegar I mean, or little bit sugar. Para, kasi ang sugar nakakapag-preserve din. So,
sugar or vinegar or rice wine, you can put to avoid this spoilage ang pagkain kasi madaling mapanis pag may kamatis. Okay? Kaunti-kaunti lang. Alright. Sinipaan na rin muna natin saglit. So, medyo ang lasa hindi pa sapat sa akin. Lagyan uli natin ng oyster sauce. Tapos din natin. Filipino secret, magic sarap. Dahil sa Filipino secret, titikman na natin kung ano ang lasa. So, nasa inyo rin yan. Desire nyo kung either na gusto nyo medyo mahal, just put some chili. If you like little bits salted, you can put some salt, but for me, I don't want too much salt. Okay? Para sa akin mga guys, perfect na. So tama na ito. May panghapunan na tayo mamaya at saka possible baon natin bukas kung hindi na ubos. Okay, done for today. So ayan na yung linoto natin. Ayan. So mga guys, yun lang muna sa ngayong araw bago tayo maghiwa-hiwalay. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panonood ngayon at sana ay ma-share nyo ito sa uli, sa inyong paulit-ulit ako. Ma-share nyo sa mga kaibigan nyo, kakilala, para makatulong na rin tayo. At saka dumpas sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube ko, kung umabot man ito sa inyo, please do subscribe, like, and share kasi marami kayong matutunan dito sa channel ko na ito. So, bye for now! Ingat-ingat po kayo! Bye!